Hello guys, good day. Ito na naman ako. So for today's video, magluluto tayo ng ginataang salmon. Ayan guys, so bali hahatiin ko yan sa dalawa para at least medyo dumami, marami ang makakain. Ayan. So ito na guys, maghihiwa na ako ng ating sibuyas. Ayan, sibuyas at bawang guys ang ating panggigisa dyan sa ating ginataang salmon. So ayan guys, so makikita nyo naman guys, professional na professional. Okay, and then yan, after ng sibuyas, bawang naman ang titirahin natin. Ayan, dudurugin lang natin yan and then chachap natin ng maliit. Ayan guys, so okay na ang ating sibuyas at bawang. So ngayon yung ating isda naman ang ating lalagyan ng asin. Para pag pinirito natin guys, meron siyang lasa. Ayan. So lagyan lang natin ang asin guys and then mamaya pipirituhin na natin. So ito na nga guys, magpipirito na tayo. Ayan, so bari, ayan ang ating kawali. And guys, tignan nyo yung aking kalan. Medyo madumi, pasensya na. Yan yung ano, nagpapatipid sa akin sa, ano, sa gasol. Yung nasa gitna is babaga yun, kahit mahina ang apoy, babaga at lalakas ang apoy. And then yung ano, yung isa naman para makulob. Makulob yung apoy at nang mas mainit siya. So ayan guys, so bali maglalagay ako ng mantika para magpirito na tayo ng ating isda. Ayan, pipirituhin lang natin guys, mas masarap kasi sa ginataan yung pirito. So pirituhin muna natin lahat guys para mas masarap ang ating ginataan. Yung lasa kasi guys ng fried na isda is lalong magpapadagdag ng lasa sa ating ginataan. Ayan guys, so pirituhin ko muna lahat guys. Tsaka nga pala guys, ito simpleng technique lang. So once na nagpipirito kayo, huwag nyong tatakpan pagka isda. Kasi pag tinakpan nyo, may steam yung sa taas. So pag na-steam ang taas, pagbabalik na rin mo yan kung gamit mo istong, masisira guys ang taas kasi malambot na siya, na-steam. Kamukha niyan, tignan nyo. Oh. So once na fresh pa yung kabila at tinong mo siya, binaliktad mo, hindi masisira guys yung isda. So huwag nyong tatakpan pag isda ang yung pipirituhin. Tsaka guys, ayan, kita nyo, tested po yung non-stick na kawali sa ating nabili sa Shopee. At eto guys, magigisa na tayo ng sibuyas at bawang para pakuluan na natin yung ating ginataan, yung ating gata. Ayan. So unahin muna natin yung sibuyas kasi yung bawang mabilis matutong, so sibuyas muna and then sunod natin yung bawang. At pag okay na ang ating ginisa guys, lagay na natin yung pangalawang gata. So kalahati lang guys ang ilalagay natin, huwag masyadong madami. Ayan, para pakuluan lang natin siya ng konti. Ayan, so timplahan na din natin guys yung ating pangalawang gata. Lagyan na ng paminta, betsin, and then ako patis ang pinangaalat ko para mas masarap siya guys. Ayan, so haluin lang guys. Tsaka natin guys ilagay na yung ating isda, piniritong isda. Ayan, piniritong isda na salmon. Ayan. So yung lasa dyan, lasa guys nung pinirito na yun, nahalo na yun sa sabaw. Kaya masarap yan guys. And then sunod na natin guys yung ating unang gata. So pagkalagay ng unang gata guys, tatakpan natin yan, pakuluan natin yun guys hanggang parang magmukhang maglalatik ng konti yung ating unang gata. Yun ang masarap guys. Yan, pakuluan natin yan guys hanggang medyo matuyo. So after na ilang minuto guys, ito i-check na natin yung ating pinapakulo. Ayan, check. Ayan guys, ang gusto natin ma-achieve ayan yung unang gatayan guys na parang naglatik na. So patutuyuin pa natin to guys hanggang mas masarap na yung itsura niya. Ayan guys, and then ilagay lang natin yung ating pechay dyan sa ibabaw. Tapos takpan lang natin para mahapkok lang yung ating gulay para mas masarap. Ayan, hayaan lang natin ng ganyan. Huwag haluin guys, baka masira yung ating isda. Hayaan lang natin kumulo.
At eto guys, check natin, medyo naluluto na yung ating gulay. Ayan, so parang ano na, half cook na siya. So titikman ngayon natin guys kung tama na sa ating timpla pang lasa yung alat niya. So once na okay na yung alat niya guys, lalagyan natin niya ng konting asukal maya-maya para mag-blend yung lasa ng alat at yung konting asim ng ating gata. Ayan. So lalagyan natin ng konting asukal guys para mag-blend, mas masarap yun guys pagka ganun. So, wag muna nating haluin guys kasi baka masira yung isda. Ayan. So, bali mamaya lalagyan natin yan ng sili. At eto guys, ilalagay ko na yung sili. Dalawang piraso yun guys para at least masarap ng medyo manghang. Ayan. So, dahan-dahan lang sa paghalo para kumapit yung lahat ng lasa sa ating gulay. Ayan. So, pwede na yan guys para sa akin. Okay na yan. Nasa inyo na guys, ako nilagyan ko pa ng konting patis kasi nga nakulangan ako ng konti sa alat. Nasa inyo na guys kung gano'n nyo i-adjust yung lasa. So ayan na, plating guys na tayo. Maglalagay na tayo sa ating lagayan at nang mamaya makakain na tayo. So ayan, so ang ganda ng ating peche guys. Medyo half cook siya and then yung isda hindi nadurog gawa nung pinirito natin siya. At hindi natin hinalo ng hinalo para ano, mas okay yung isda. So ayan guys, ang sarap na na itsura. So kakain na ako maya-maya. And guys, maraming salamat guys pala sa panonood ng aking mga videos. Paki-like, share, and subscribe po ang aming YouTube channel. Click na rin po yung notification bell para palagi po kayong updated sa aming mga videos. Okay guys, good day. Maraming salamat po.